ano yung ano basic basic discussion kung paano bago magana itong 3-phase star delta. So as introduction, so basahin lang natin to. Introduction to star delta motor starter. Most induction motors are started directly online, but when large motors are started that way, they cause disturbance of voltage in the supply lines due to large starting current surge. So ito yung sinasabi ko. Most motors na naman ini-start siya DOL, ito, direct online. But when large motor started that way, so magkakaroon siya ng current surge. So kaya gagamitin natin ng 3-phase motor starter o star delta. Yung iba tinatawag din itong reduced voltage starter kasi nire-reduce niya yung voltage during starting. To limit the starting current surge, large induction motors, so yung mga induction motors, are started at reduced voltage and then have full supply voltage reconnected when they run up to rotated speed. So itong rotate so full supply voltage na to kapag nakakonnect na siya ng delta. So papakita natin yan. Then meron din tayong simulation para makita nyo. Kasi yung simulation natin almost the same as actual na yun. Papakita natin mamaya. Okay. So ito yung typical control panel na makikita nyo sa mga, kung kayo ay nagtatrabaho na sa building or kahit makita nyo lang sa mga electrical room. There are two methods in reduction of voltage, starting voltage. So ang una, star delta starting and auto transformer starting. In this video, ang didiscuss lang natin is itong star delta or Y delta. Itong star, ito is considered as Y, the same as Y delta. So ano ba yung working principle ng star delta starter? So by definition, ayan, self-explanatory naman ito. Pero para mas maintindihan nyo, tatagalugin natin. This is the reduced voltage starting method. Voltage reduction during star delta starting is achieved by physically reconfiguring the motor winding as is illustrated in the figure below. During starting, the motor windings are connected in star configuration and reduce the voltage across each winding. This also reduces the torque by a factor of 3. So, makikita nyo dito sa diagram. So, this one is the star connection or the Y connection and this delta connection. So, bakit nagre-reduce? Kasi, dito sa, kapag naka-Y, yung voltahe niya sa phase voltage niya is i-divide mo ng square root of 3 itong line-to-line voltage. So, we have a formula for that, derived formula for that. So, pakita natin. Oh no, hindi yan. I-discuss din natin to. Pero, hindi yan. So, ito. Ito yung derived formula sa star and Y. So, kapag yung kapag kukunin mo yung phase voltage VS, ito, phase voltage, ito yung formula, phase voltage is equals to 3-phase voltage. So, ang 3-phase voltage is ito, line to line, from here to here. So, i-divide mo siya ng square root of 3 or 1.732. And then, yung current dito sa Y connection or star connection is the same. Kung ano yung current sa line, at yun din yung current sa phase. So, IL is equals to IP. And then, sa delta connection naman, ang equal naman dito is voltage.
kabaligtaran dito sa kabila, dito ang equal current, dito ang equal sa delta voltage. So, kung ano yung voltage sa line to line, siya din yung voltage dito sa phase voltage. Ang may square root of 3 naman dito is yung current. So, mapansin nyo, ito yung formula, phase voltage equal phase current, you have to divide by square root of 3. Where is that? Phase current IS2 is equals to phase voltage over J. Oh, hindi ito yun. So, line current is equals to square root of 3 times phase. So, ayan. Makikita nyo na yung IL niya dito is equal sa square root of 3 ng phase. So, kapag kukunin mo yung phase current dito, divide mo lang yung line current na to ng square root of 3 or 1.73 to. And then, inano na yan, sinubstitute na given this formula. So, nag-algebra lang yan para makuha yung ratio ng line current ng star at saka line current ng delta. So, by derivation, no, substitute mo lang itong nakuhang value. Ito, line current. Ito yun. Line current, 3, square root of 3 times voltage over 3 Z. So, yung Z impedance or reactance plus resistance. So, multiply nyo lang to. Makukuha natin is 1/3. So, yung ratio ng line current ng star connection sa delta connection is 1/3. So, yun. Tandaan nyo lang yan, formula na yan. So, 1/3 ng current ng delta yung current dito sa Y. So, balik na tayo dun sa ating discussion. So, this is a reduced voltage starter. So, they are used to attempt to reduce the start current applied to the motor during start at means of reducing the disturbance and interference on the electrical supply. So, yan. Ito self-explanatory naman to. So, papas forward na tayo sa main idea kung ano ba itong star delta contactor controller. So, ayan, yung pinakita kong formula kanina, na-explain na natin. In layman's term lang yung explanation natin para mas madaling maintindihan. So, yung 58% na to is kapag yung 1, dinivide mo ng square root of 3. Lalabas dyan is 0.577. So, kaya naging 58%. So, there are two contactors that are closed during run, often referred to as main contactor and delta contactor. So, ibig sabihin niya, mayroong dalawang contactor na nagko-close at the same time kapag running, which is the main contactor tsaka yung delta contactor. Okay. Pakita natin yung may diagram dito. So, taposin lang natin to. These are rated itong AC3 na to is ito yung label nila sa contactor. Makita natin mamaya dito sa diagram. The third contactor is the star contactor in that only carries star current while the motor is connected in star. So, ito yung pangatlong contactor. Bali, tatlo yung contactor natin. Una, yung main contactor. Pangalawa, yung delta contactor. And then, yung pangatlo is star contactor.
Ito yung based on the formula and derivation kanina. The current in star is 1/3 of the current in delta. So, this contactor can be rated at 1/3 of the motor's rating. So, 33%. So, ano ba yung, ano yung mga parts na ginagamit sa Y delta, sa star delta starter? So, ito yan. So, meron kang contactor, meron kang time relay or timer, meron kang thermal overload relay, so. Then meron kang fuse or breaker, so siya yung mag-automatic cut off kapag may mga fault short circuit. Then what is that? May fuse ka ulit. May fuse ka na dito, may fuse ka pa ulit dito. For main circuit yung isa. May isa naman for circuit number 1. So, itong power circuit, I think may nagawa na akong video nito. Pero, discuss ulit natin with the detailed and mas basic. Power circuit of star delta starter. The main circuit breaker serves as main power supply, switch that supply electricity to the power circuit. So, isa-simulate natin ito mamaya gamit itong software natin. Masa-simulate natin yan. So, ito naman nagde-describe ito dun sa diagram. So, proceed na tayo sa diagram. So, ito yung sinasabing power circuit. Kasi nandito yung dito nakatap directly yung motor. Ayan. RYB or line 1, line 2, line 3. 3 phase. Tapos MCCB, molded case circuit breaker. 3 phase din. Common trip. Tapos overload relay. And then itong main contactor. Ang tagging niya KM3. And then, sumunod itong delta contactor. Then, star contactor. So, yung motor, 3-phase motor, may ano yan, mapapansin nyo sa actual, may terminal box yan. Then, yung 6 na wire na lumabas doon is may mga tagging U1, B1, W1, W2, D2, U2. So, kung ano yung letter na parehas, yun yung magkakabit. Ibig sabihin, ito yung U1, number 1, ito yung first terminal, and then U2, kakabit din niya. So, sa loob niyan, may winding. So, papakita din natin mamaya din sa example video natin. So, itong 4 state na to, so, hindi ko na i-discuss. Doon na lang sa simulation. So, basahin nyo na lang. Self-explanatory naman yan. Okay? Proceed na tayo dito sa control circuit. So, yung isa, power circuit. And then, itong isang ito. Ito yung tinatawag na control circuit. So, dito na papasok yung mga components na mga parts. You have overload relay, thermal. Kapag nag-exceed, uminit, ito magti-trigger to, magti-trip. Then, stop push button. Then, start push button. Then, ito timer. Itong timer na to, on delay timer to. So, pag start mo pa lang dito, mag-energize na yan. Then, kung ano yung setting mo, saka pa lang papasok yung delta. So, ayan. Ito, auxiliary contact ng main contactor. And then, ito, contact ng timer. Okay. So, star contactor, delta contactor, main contactor. So, yung connection niya is parang similar lang sa direct online starter.
Pinagkaiba lang is itong Y Delta na to kasi siya yung nagsiswitching para magbago yung connection ng winding. Mula sa star, gagawin niyang delta. So kapag naka-delta ka na, parang across the line na yung connection ng motor mo. So, later, discuss ulit natin yan sa simulation. So, there are two types of Y-delta control or star-delta control. Yung diagram na given, open transition yan. So, open transition, ibig sabihin, kapag nag-start ka ng Y, magano agad siya, medyo mabilis yung switching niya going to delta. Kasi timer lang yung magti-trigger para gawin yung delta. Kapag na-reach na yung required speed, certain percentage of speed dun sa star pa lang, kapag na-reach na niya yun, within the setted time dun sa timer mo, magsi-switch off na yung Y and then magsi-switch on yung delta. So, ayan. Ito naman, ito yung explanation kung paano nagpa-function yung star tsaka Y sa open transition. Okay. Proceed na tayo dito. I-discuss naman natin yan mamaya. Ayan, what is open transition and closed transition. Yung closed transition, kailangan mo pa ng additional contactor pa, pang-apan, tsaka mga resistors. Kasi yung i-insert mo yun dun sa delta para siya yung mag-absorb nung sudden na current transient o yung biglang pagtas ng current during switching. Kapag naka-Y kasi biglang ay biglang pasok ng delta, magkakaroon ng ano yan na sudden increase of current, then medyo mayroong spark. So ito, open transition, there are four states. So up state, star state, open state, and then closed state, delta state. The closed state na to ng delta. Ayan. Closed transition, no? Hindi natin to di-discuss kasi yung given natin na delta, star delta na diagram kanina is designed for open transition. Pero ang pinagkaiba lang niya is ito, mayroon siyang KM4. Ito mapapansin niyo. Yung KM4 is pang-apat na contactor tsaka resistor. Ito, transition resistors. So siya mag-absorb nung flow of current during transition state from Y to star or delta. Ayan, dito kasi may sa closed transition, mayroong closed transition state. So ito yung pinagkaiba nila. Well, dun sa open transition, closed state ito. So tingnan natin. Closed state. Open state. Ayan, pag nag-star siya, babalik siya sa open state bago pa pumasok yung delta. Dito parang walang open state. Kasi laging during transition nagkakaroon ng mag-absorb ng current sa transition is itong resistor. Saka itong ang nangyayari parang nagpa-parallel ito dun sa delta. Siya muna yung temporaring load, parang ganun. Pero let's study this closed transition sa mga susunod na video. Gagawan din natin yun. Pero for now, ano muna tayo?
open transition. So ayan, effect of the transient and starter. Open transient starter. It is important that the pose between star contactor switch off and delta contactor switch is on correct. This is because the star contactor must be reliably disconnected before delta contactor is activated. It is also important that the switchover pose is not too long. So, ibig sabihin, dapat daw yung star mo, so yung Y connection mo is naka-off bago magkaroon ng close dito sa delta. So, hindi pwedeng sabay sila mag-close. Dapat may interlocking siyang electrical or mechanical interlocks. And then, yung switchover, dapat hindi matagal. So, dun sa magiging simulation natin, I think ang nilagay ko lang is 5 seconds or 3 seconds transition bago mag-switch yung star to delta. Okay. Ito, example na to. So, ayan. Ito, discuss natin ito. Size of each part of a star delta starter. So, paano sinasize yung overload relay? So, number one, for star delta starter, there is a possibility to place the overload protection into pass position in line or in the winding. So, pwede mong i-install yung overload relay sa line. Yun ang ibig sabihin niya. Sa line or dun sa line side ng ano, or sa winding side. So, kapag winding side, no, medyo mababa yung rating. Kapag line, medyo mataas kasi naka-times to ng square root of 3. So, yan. Overload relay in line. In the line, the same, just putting the overload before the motor with the direct online starter. So, sa pag-compute niya, yung FLC mo is equal dun sa overload rating. What is FLC? Based dun sa nabasa natin sa National Electrical Code or Philippine Electrical Code, yung FLC, ang ibig sabihin niya is full load current. Pero based siya sa code, kaya may C. Kapag nagsasizing ng overload, multiply mo ng 125%. So, ang disadvantage niya, if overload is set to FLC, then it is not protecting the motor while it is in delta setting. Delta setting is 1.32 too high. So, yun, medyo mataas yung rating kapag sa line side compared to sa winding side. So, kapag overload in relay naman, overload relay in winding naman, in the winding means that the overload is placed over the point where the wiring to the contactor are split into main and delta. The overload then always measure the current inside the windings. So, ito yung pag-compute niya. I'm not really sure dito sa winding side. Usually kasi ang nakikita kong based on actual, ang nakikita kong installation niya is ang overload is connected sa line. Sa line side. Naka-install siya katabi nung main contactor. Okay, what's next? So
size of main and delta contactor. Makikita natin yung kung saan naka-install yung overload relay dito. Diagram. Tingnan natin kung talagang sa line ba o sa place. So, ito yung overload relay. Oh, nasa face. Dun sa, ano, sa... overload relay ito. Oh, wala siya sa face. Nasa line. Nasa line to. Kasi kung nasa face siya, dapat... kasi ito yung winding mo eh. Ito yung 3-phase winding, 3-phase motor. Kung nasa phase siya, dapat ang overload mo dito. In this case, nasa line siya. Kasi naka-delta na to eh. Ayan, naka-delta yan. While running, ito, line side to. Okay. So, yan yung mostly na installation ng overload. Nasa line side. Kasi pag tumaas naman yung phase current, matataas din naman yung ano, yung line current. Ba, ano, directly proportional naman yun. Okay. Saan na tayo? The setting of overload relay in winding. So, tinatime siya ng 0.58. Bakit 0.58? Ano to? Square root of 3 times FLC, line current. Rather. Ito, itong 0.58 na ito, or 58%, 1 over square root of 3. Pakicompute kung tama, pero dun lang yan ang nanggaling sa square root of 3. Disadvantage, we must use separate short circuit and overload protection. So yung sa short circuit, meron ka naman circuit breaker. So, dapat magti-trip yun kapag may short circuit. Na-detect niya. Kasi kapag short circuit, mataas yung current. Instantaneous siya. So, depende sa kung anong klaseng circuit breaker yung gamit niya. Size of main and delta contactor. There are two contactors that are closed during run, often referred to as the main contactor. These are rated 58% of the current rating of the motor. So, yung size daw ng main contactor is 58% ng full load. Full load current of the motor. Bakit 58% lang? Kasi, based on the diagram, yung main contactor is nasa winding side. Balikan natin yung diagram. So, ayan. Yung main contactor, winding side siya. Kaya, naging 58% lang. So, yung current mo sa main contactor is phase current. Yung line current mo nandito sa may MCCB. Kaya, yung computation niya dito is 58% lang nun. Full load. Ibig sabihin, i-divide mo siya ng, para makuha mo yung current dito, IP or phase current is, yung line current, i-divide mo ng square root of 3. Or, i-multiply mo ng 58%. So, yun lang. Yun lang yung basic explanation ng bakit ganun yung calculation niya. Ayan. Size of star contactor.
The third contactor is the star contactor, and that only carries star current while the motor is connected in star. The current in star is 1/3 1 over square root of 3 is equal to 58% of the current in delta. So this contactor can be rated at 1/3 of the motor rating. So yung given yung ano kanina, ayan, 1/3 para makakuha mo yung star. Itong nasa taas kasi line current ng star connection. Multiply mo lang yung rating ng delta ng 1/3. Ayan, 33% sa motor rating, since yung delta sa ano na yun, parang across the line yung connection niya. So yung IP niya at saka yung IL niya is equals dun sa kung ano yung papasok dun sa rating ng wide. Motor starting characteristic of star delta starter. So available starting current 33% of load current. During starting 33% lang full load. Kaya tinawag siya na reduced voltage starter. Ha? Voltage tapos current. Kasi kapag bumaba yung voltage, bababa din yung current. And then peak starting current 1.3 to 2.6 full load current. Anong ibig sabihin nito? During starting switching, maaaring tumaas siya ng 1.3 to 2.3 hanggang doon yung peak starting current niya. Then yung peak starting torque hang 33% of full load torque. Ano naman yung advantage ng star delta starter? The operation of star delta method is simple and drag. It is relatively cheap compared to the other reduced voltage method. So mas mura to compared dun sa other. Ang mga bago ngayon, mga BFD na, which is very costly compared to bibili ka lang ng ilang contactor lang yan, tatlo. Tapos dalawang push button, pilot light, tsaka timer. So meron ka ng controller. Good torque current performance. It draw 2 times starting current of the full load ampere of the motor connected. So yan, good torque. Ano yung disadvantage ng star delta starter? So good torque siya pero low starting torque. Number 1, low starting torque. Kasi yung torque is directly proportional to the square of the voltage. So bababa din yung, pag bumaba yung voltage, bababa yung torque. Brake and supply, possible transient. So yung biglang pasok ng supply, kakaroon ng possible transient currents dun sa switching niya, transition niya ng Y, galing sa Y papuntang delta. Then kailangan mo ng 6 terminal motors. So 3 phase, 6 leads dapat yung out. It requires 2 sets of cable from starter motor. Ayan yung sinasabing low torque. Puprovide lang ng 33% torque during starting. So mababa to. Kapag mabigat yung load ng motor at need ng mas mataas na starting torque, so hindi niya mapapandar yung motor. So yun lang yung magiging disadvantage niya. Kaya yung medyo may mga motor na sobrang laki na ng rating or mabigat na yung load, hindi siya kayang pandarin ng Y delta. Yan. High transmission current peak, so yung biglang pagtaas ng current.
application with load torque higher than 50% of motor rated torque. So, will not be able to start using start delta. Ayan yung sinasabi ko. Kapag higher than 50% motor rated torque, hindi siya mapapaandar ng star delta. Kasi, ang ano lang ng star delta is hanggang 33% ng starting torque. It provides only 33% starting torque. Kaya disadvantage siya. Ayan, low starting torque. The star delta Y starting method from motor configured in star or delta electrical connection. The initial connection should be start part pattern that result in a reduction of the line voltage by factor. So, in summary, kaya siya ginagamit pang start kasi nare-reduce yung voltage. Pag nare-reduce yung voltage, mare-reduce yung current. So, medyo mababa yung current kapag starting compare sa direct online. So, magkakaroon ng sudden increase kapag direct online. Merong sudden spike of current. So, ayan. Tapos na yung theoretical approach natin. Punta na tayo sa simulation. Pakakita ko sa inyo kung paano, given that the diagram kanina is install i-simulate natin kung paano ba siya gumagana in actual. Okay. Meron akong ginawa dito na hindi ko na pinaprovided na agad to, na gawa ko na agad. So, eto. Gumawa na ako ng control diagram tsaka power circuit diagram. Ito. So, given yung pakita natin yung given yung diagram kanina. Asan na yun? Ito, power circuit. So, ito yan. Okay. Pakita natin yung power circuit tsaka diagram. Para mas madali nyo maintindihan. So, itong diagram na to, ako yung gumawa nito. Ginamit ko itong libreng available software from the internet. Okay. Ano yung pinagkaiba nitong connection namin tsaka itong diagram dito. So, yung ginawa ko, yung main contact ko nasa labas, nasa line. Ayan o. Kumpara dito, nasa face. So, pwede natin baguhin to. This is a matter of connection only. So, sorry. So, yun lang yung pinagkaiba niya. This and this. Ito kasi ginawa ko na to before. So, based on diagram, yung Y connection niya ito. Yan, Y connection ito. Delta connection ito. Connected siya dito. So, nangyari yung connection kong ginawa nandito sa loob. Yung kanya nasa labas. So, sa connection ko, yung normally open contact ng main contactor nasa line side. So, babaguhin natin to
susundin natin to, itong nasa diagram ng star delta starter. Okay. So, baguhin natin to. Just remove. Remove. So, install lang natin ito dito. Okay. Then from here, okay. So okay, in this power circuit diagram, yung control natin, yung contacts natin ng main contact nasa loob na. Nasa phase na siya. Phase siya ng motor. Okay. And then, itong control circuit nito, meron din yung diagram dito. Yung overload niya dito nasa labas. So, overload natin nandito din sa labas. Ayan. Pero wala tayong circuit breaker. Hindi na tayo naglagay. Assume na, let us assume na mayroong circuit breaker dyan na naka-install. Oh, what happened? What happened in this connection? Okay. So, connect natin to. Puto lang. After natin ma-discuss, pwede ko nang i-simulate yan. Okay. So, pakita natin yung control circuit. So, ito yung control circuit. Ito yung control circuit na ginawa natin. So, ano yung pinagkaiba? Dito sa simulator natin, walang sa components niya, walang overload relay. Napapansin niyo dito sa components, wala diyang overload relay. So ang ginawa na lang natin is nag-fabricate tayo. Nag-fabricate ng DIY overload relay. So ang ginawa kong overload relay is ito, contactor din. Ito, contactor type siya. Tapos nilagyan ko ng normally open na push button. Ginawa siya yung magiging trip, bimetallic trip, para makita nyo lang kung paano nagtitrip at ano yung iilaw pag nagtrip. Okay, so overload relay, ito yon. Ayan, stop ito, start ito, main contact ito, interlock dito, then yung timer ito, tsaka ito, ayan, tsaka ito, timer contacts, auxiliary contacts, this is normally closed, normally open, and then yung interlocking niya, delta, tsaka Y ito. So kapag umaandar tong Y, itong Y close contact dito, mag-o-open. And then, kapag umaandar yung delta, mag-o-open to. So, anong purpose? Parang sa reverse forward, hindi ka pwedeng, hindi mo pwede itong paandarin ng sabay. So, kaya merong interlocking dito. So, ayan. Timer, naka-parallel. Then, stop trip. So, ito, gamit itong gawa-gawa nating overload relay o LR. Pagka pinindot ko itong assume na trip, sa existing kasi na overload relay, mayroong bimetallic ano yan, dun sa actual, mayroong siyang bimetallic parts na kapag uminit, yung thermal overload relay, kapag uminit siya, na-reach yung setting, magti-trip.
So kapag nag-trip yung naka-connect na overload relay dito na normally open auxiliary contact, normally close auxiliary contact, mag-o-open yun. And then yung sa naka-series sa pilot light o trip pilot light, magko-close naman to. Kaya mapapansin nyo, kapag may trip pilot light, maiilaw dapat to. So this with this diagram, makikita nyo kung paano yung tama yung motor kapag nag-trip. Okay? So ayan. Pwede na nating i-simulate. So let's itong ano na to, this will serve as our breaker. So when we start, so makita nyo nakailaw yung stop, ayan. And then when we press start, mag Y sya for the meantime, at after 5 seconds magde delta sya, ayan. So agad din mo yung stop yan, hindi yan mag stop kasi wala naman tayong timer na automatic mag-stop within the certain time na nilagay mong setting dito sa timer. So assume na nagkaroon ng fault itong motor, nag-overload, minute. So mag-trip ngayon itong overload. So nag-trip yan, so itong normally closed na to, mag-o-open yan. Since connected din itong auxiliary contact na to ng normally open, magko-close naman to. Palitan lang sila. Parang sa contactor lang yan. Magpalitan din. So kapag pin-rest ko itong nag-trip, magko-close to. So itong trip na to connected dito. Kapag pinindot ko yan, mag-i-stop dapat yung motor mo. Tapos iilaw yung trip pilot light mo. So assuming na ayan, mapansin nyo naka-close yung trip, i-close nya tong trip pero in-open nya to. So i-reset natin ngayon. So pag na-reset mo yan, pwede mo nang paandarin ulit. So start mo lang. Ayan o, tumatakbo yung oras, 5 seconds. Magde-delta siya ngayon. Okay. So, yun lang yung basic connection. Sa actual, ganito din. Itong simulation natin, almost the same naman sa actual. Ang naiba lang is yung mga contactor ko, walang mga terminal markings. Sa actual kasi meron yan. So, bakit, may tanong, bakit yung contactor, paano ito nagpa-function? Ano ba yung nasa loob nito? Bakit may auxiliary contact? Bakit may normally open? Bakit may normally open? Bakit may normally close? So, mapapansin nyo kapag nag-energize yung isa, magko-close. Mag-open to. Tapos energize to, mag-open to. So, pakita natin ano ba yung construction o structure ng contactor. Meron yun dito sa aking collection. Ito yung structure ng contactor. So, ganito yan. So, itong dalawang terminal na to, yun yung supply ng contactor. So, makikita nyo yan dito. Ito ang ibig sabihin yan. Dito sa side na to, tsaka dito sa side na to. Dalawang supply yan. Dito, tsaka dito. Yan. Pag tinanggal ko to, yan. Yan yung other side. Assume mo na yan yung ito, kulay pula. So, dito yan. Yan yung supply ng contactor. And then, yung kulay blue dun sa kabila. Sa papunta sa neutral to. Ayan. Para magkaroon ng closed loop circuit. And then, kapag may supply na yan,
since itong part na to is electromagnetic iron piece inside the coil, so ano mangyayari kapag itong magnet tapos itong coil nilagyan mo ng sinuplayan mo ng kuryente, ano mangyayari? Ang mangyayari dyan, imamagnetize niya tong part na to. Since ito ay movable, may spring lang yan dyan. Ito nga yung movable contact na to, didikit dito sa may coil, sa electromagnetic natin na may coil. Didikit yan ngayon. And then, yung stationary contact mo, didikit ito ang movable contact. So, ang tendency is magkaroon ng close, normally close. And then, yung nasa ibabaw na auxiliary contact, mag-o-open naman yun. So, kapag na-de-energize itong coil, babalik uli sa original, aangat uli ito. Yan. Aangat uli yan, then mag-o-open uli, tapos magko-close yung nasa taas. So, vice versa lang, palit-palitan lang siya. Meron pa yata tayo dito. Ayan, mas maganda to. So, kapag sinuplayan mo itong coil na yan, itong magnet na to bababa, yan. And then, since itong contact na tong movable, magko-close to ngayon. Pag nag-close, magkakaroon na ng flow of current. So, yan lang. Yan lang yung basic kung bakit ginagamit madalas yung Y delta. Para ma-reduce yung current. Kasi kapag star, dinidivide ng square root of 3 yung current ng yung voltage. Dinidivide ng square root of 3 yung voltage ng line to line voltage, so yung phase voltage sa star mababa. Kapag mababa ang voltage, mababa din yung current dun sa phase current. And then pagdating sa delta, parang across the line na siya. Ayan. Basta yun yung ratio. Then, we can proceed din dito sa engineering mindset na to, which is it's a good example din ng star delta explanation. So, medyo maganda yung explanation nila dito. Okay, let's watch. Competent to carry out any electrical work. Now this is a real world star delta. Ayan. So yan yung itsura ng contactor sa actual practice nyo, makikita nyo yan. So may mga tagging, madali nyo malaman kung normally open or normally close. So in this case, in this contactor, may numbering pa yan, NO, NC, 13, 14, tsaka 21, 22. So madaling ma-identify. Ito namang timer, pin type to. Siguro 8 pin na type to. So, sa ilalim niyan, kung hindi ka sigurado kung normally open o normally closed ba yan, gamitan mo ng tester. Continuity test lang yan. Kapag pin-rest mo tong itim na to sa gitna, ibig sabihin, nagko-close yung contact. Pag nag-close yun, dapat may continuity. Then, kapag hindi siya nakalubog, naka-open yung contact. So, dapat walang continuity. So, it's a matter of gamit lang ng tools ng tester para mas safe. The starter. And by the end of this video, you'll be able to tell me what each part does and how the whole system works together. Now, for this video, I'm going to be using the old red, yellow, blue color coding for the phase. So, ito yung mga color coding sa iba-ibang bansa. Dito sa atin, RYB yata yung ginagamit sa Pilipinas. Red, yellow, blue.
or red, yellow, black, cedar, basta may color coding. Color coding of wires para. So ayan. Ano yung laman ng motor? Meron siya stator, meron siya rotor, tsaka coil sets. Ano yung stator? Stator is meaning steady, hindi gumagalaw. Yung rotor, rotating. So yan yung gumagalaw. Tapos coil sets. Ano yung coil sets? Yun yung winding na nasa loob ng rotor. Ano yung stator pala? So yan yung mga pinaparewind natin kapag mga nasunog ang motor. Okay? And then, ayan, sa rotor may tatlong, diyan sa motor na yan, may tatlong windings. So ito, pare-parehas yung kulay. Ibig sabihin, parehas yung phase. So dapat, 3-phase. So may iba-iba yan. Let's play again. Coil will produce a magnetic field, which changes in intensity as well as polarity as the electrons change direction. But if we were to connect each coil to a different phase, then the electrons... So ayan, naiba-iba na yung phase. Phase 1, phase 2, phase 3. So 3 phase na yung ano, different phases. Then yung magnetizing current niya, magnetic. Kakaroon ng magnetic field dyan, since yung current natin is alternating, napapansin mo yung flow ng current dito pag ganun-ganun, pabalik-balik. And then yung phase niya naka 120 electrical degrees. Each phase will change direction between forwards and backwards at different times compared to the other phases. This means that the magnetic field will change in intensity and polarity at a different time compared to the other phases. To distribute this magnetic field, we need to rotate the coils 120 degrees from the last phase. Yeah, 120 degrees, electrical degrees, para balance yung three-phase system. And then combine these into the motor stator to produce the rotating magnetic field. This rotating magnetic field will cause the rotor, which sits inside the coils, to spin, and we can then use this to drive. So yung magnetic field, since balance naman yung ikot, then yung three-phase naman yun, siya yung magpapaikot dun sa rotor. Fans, pumps, etc. On the top, or sometimes on the side of the motor, we have an electrical terminal box. I'll just... Ayan, ganyan. Ito yung terminal dun sa motor na makikita mo yung kanina based dun sa example natin. So, i-flash ko lang to para makita nyo mas maganda kasi tingnan to kay engineering mindset na to na presentation kasi may kulay tsaka medyo maganda. Maganda yung display niya. And W1, and then W2, U2, and V2. We have our phase 1. So, tsaka ito si engineering mindset, magaling siyang mag, ano, maganda yung presentation niya, mga videos niya. So, salut tayo kung sino man ang gumawa nitong video na to. Credits. Thank you, sirs. One coil connected to the two U terminals. We then have the phase 2 coil connected to the two V terminals. And then we have the motor's electrical terminal box. Yes, actual, ito yun. 6 leads out. So, mas mahirap na yan kapag 9 tsaka 12 leads. Kasi meron siyang low voltage at saka high voltage connection. Pwedeng double Y, pwedeng double delta. Now I'm going to test your understanding of this a little later. We'll see why that is in just a moment. So ito yung in-explain lang naman natin kanina. Maganda lang ka sa kanya tingnan kasi naka-separate yung per winding. Mabilis mong matitrace. So ayan. Kapag U1 dito, ang dulo niyan U2. So ayan, pag sinugsog mo yung kulay red, ang dulo niyan U2. So kapag magagamit ka ng tester, at hindi mo alam, assuming na yung motor terminals is walang tagging, kunin mo itong isang dulo, itest mo. Gamitan mo ng tester. So kung alin yung may continuity dyan, yun yung kapartner niya.
Basta walang sira yung insulation mo. Insulation sa loob ng motor. So, ayan. Test mo sa isa. Kung alin yung pumalo, alin yung may continuity, yun yung partner niya. We now bring in the three-phase power supply and connect these to their respective terminals. We always connect the supply side to... So, ayan. Ito, supply na ito ng motor. Ito yung nasa ano natin kanina. Ito. The terminals U1, V1, and W1. Now, for the most, from U1 to W2, V1... Delta configuration. To U2 and W1, the terminals at different arrangements will give us our star equivalent design. Now we can connect the terminals. About how three-phase electricity works, then we've covered this in great detail in our previous videos. Do check those out, links are in the video description down below. Now the other way that we can connect the terminals is to use the star configuration. In this method, we connect between W2, U2 and V2 on only one side of the motor terminals. This will give us our star in the main contactor path. Ayan. Makikita nyo dito yung connection na ng motor and then yung flow of currents. So, main contactor, delta contactor, star contactor. So, yan din yung ginawa natin kanina dito sa example. Ito yan. Power circuit. Dito lang is medyo maganda kasi nakikita mo yung flow ng current. Flow into the motor coils, and the electricity which took the delta contactor route will flow to the opposite side of the motor terminals. Each will then flow between the different phases as they reverse direction. To control the changeover from star to delta contactors, we simply use a timer to control this. This will automatically change the configuration over after a set amount of time. Timer lang yung nagbabago ng contacts dun sa configuration. Configuration itong mga contactor. Additionally, there are more advanced versions which will monitor the amps or motor speed. If you are in the US, then you might find these colors being used. This is for a 208 volt three-phase supply. Old installations are still going to exist. So coming back to this real world. So yeah, yung actual picture ng mga. Can you name this part? Sabi nila. So ito contactor. Ang isa, main contactor. Ibig niya sabihin, main contactor, delta contactor, ito Y. Paano mo malaman kung alin yung Y contactor? Makikita mo dun sa taas kung alin yung may naka, ganito, may naka dalawang U. Dito. Yan. May connection na ganito. Y. Ito Y to eh. Kapag in-extend mo. World photo of a star delta starter. Can you tell me which part is which? 3, 2, 1. Sabi ko, ito malalaman mong Y kapag may ganito itong kulay black na wire na to sa dulo, which is ito yan sa diagram. Ito. Okay. Correct. This is the main contactor. This is the delta contactor. This is the star contactor. A starting current can be. So, yung in-rush current niya, 5 times ng full load current. Ano ba yung in-rush current? Yung biglang pagtaas ng current during starting. So, almost greater than 5 times. 500%? Maybe. Kasi wala, hindi naman natin nasusukat yung actual. Pero possible. The building's electrical system will be hit. Large demand causes voltage. So, we reduce the starting current by reducing the starting voltage. So, kapag naka-Y ka, yung sabi ko nga kanina, magre-reduce yung voltage. So, kaya nagre-reduce din yung starting current. Yan, makita natin. Star delta starter flame. Star configuration coil voltage is 58% of delta. A lower voltage will lead to a lower current. Let's look for some example.
So credits to ano to engineering mindset. Thank you for the infographic. So yung kanya may tester pa siya. Wala tayong tester dito sa simulator. Kaya ano lang to, play button lang. Saka counting diagram. Yan. So basically madali namang maintindihan itong Y delta. Kailangan mo lang is intindihin yung basic, ano yung mga connections, ano ba yung formula. Square root of 3 lang yung ano niya na pinagkaiba para ma-identify niyo yung phase and line current or line voltage. Ayan. Ayan ito. Play natin itong example na to. Medyo parang maganda to. We can calculate that from 400 volts divided by 20 ohms, which equals 20 amps. But the current in the line will be different. It will be 34.6 amps. And we get that from 20 amps divided by the square root of 3, which gives us 34.6 amps. That's because the phase is connected to the two coils. So, kapag minesure mo yung current dito sa phase, ang makukuha mo is 20 amperes. Pero sa line, 34. So, kahit di mo na i-measure to, yung 20 amperes na lang, i-multiply mo siya ng square root of 3, 34 pa rin yung lalabas. So, yun lang yung ano niya. Now if we look at a star configuration, we again have a line-to-line voltage of 400 volts. We see that if sa we measure... Naman, dito sa Y connection, ang ma-measure mo na voltage dito sa line-to-line. Let's say example is 400 volts. Dito sa neutral point, dito sa gitna, connected dito sa line or phase voltage. Kasi isang phase lang yung ma-measure mo. Dito kasi kapag line to line ang na-measure mo, dalawa. Ayan. So kapag dito, phase voltage ang tawag. So kapag kukunin mo yung voltage dito, 400 yung line to line mo, i-divide mo lang yan ng square root of 3. So approximately makukuha mo siguro dyan mga 230 patas or 231, etc. Between any two phases. But with a star configuration, all our coils meet at the star point or the neutral point. Neutral point. Tawag niya, sa gitna. It's from this point that we can run a neutral line if we need to. So this time, when we measure the voltage... Ayan. So kapag may line to neutral, ang secondary ng transformer mo is naka-Y. Kasi may neutral. Across the ends of any coil, we get a lower value of 230 volts. That's because the coil isn't directly connected... Ayan, shared point. Ang tawag, shared point. Kasi nagsishare yung tatlong phase. Between two phases, like the delta version was. So ayan, 230 yung nakuha niya na voltage. From 400 to, naging 230. Divide mo lang ng square root of 3 itong 400. Lalabas 230. One end is connected to the phase, but the other end is connected to the shared point. 20 volt reading by dividing 400 ayan. Volts. 400. So, ano yung pinagkaiba? Sa Y, yung amperahe niya, line current, is equal sa phase current. Pero sa voltage, nagkaiba. Dito naman, ang nagkaiba, current. Pansin mo, 11, 11. Dito naman, 400, 400. Parehas yung voltage, parehas yung current. The full 400 volts between two phases, but the star connection is... Continue your learning, then check out one of the videos on... So, yan. Diyan na nagtatapos yung discussion natin. Yun yung, basic concept ng Y delta. Kung may question kayo, just message below. Just comment. So, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. Thank you for watching. Please like, subscribe on my channel.
Thank you for watching. So, more videos to come. Beginner pa lang tayo sa pag-vlog. Actually, discussion to, hindi to vlog. Kasi frustrated, frustrated instructor. Nung pagkapasa natin ng board exam, dati, yung mga fresh pa yung mga churis related dito sa mga electrical calculations. Parang gusto natin gusto ko magturo sa college kahit part-time instructor. Pero ngayon, medyo kinalawang na, 5 years ago. Medyo kinalawang na sa churis. Sa actual, medyo nangangapa pa din tayo. Pero going there. At least, ito, naintindihan na natin ang mga basic. So, ayan. Balik-balikan nyo lang yung mga sinabi ko. Kahit papaano may matututunan siguro kayo. Lalo na yung mga fresh pa lang dyan sa college o hindi naintindihan yung motor controls. Everything is available in YouTube. So, manood lang kayo ng manood. During our time, nung ipasikat ang YouTube, last 2010 to 2015, hindi pa ganun kasikat yung mga sa YouTube, or ako lang hindi marunong mag-YouTube. Kasi kung dati marunong na kami nito, baka yung mga grades namin sa motor controls medyo mataas. During our college days, it was this subject was very, for me ha, this subject is very difficult for me. But now, since I've already learned, kasi itong motor controls, matututulan mo talaga sa trabaho. Kasi nakakahiya sa mga electrician, sa mga technician, kapag engineer ka sa isang building, pero hindi mo alam to, medyo nakakahiya. At least kahit paano, malaman natin to. Kahit mga basic, kung paano ito nag-work. Actually, natutunan ko siya sa nung during my OJT time. Pero hindi ko siya na-practice in actual. More on churis lang. Churis lang ng churis. So, kailangan aralin din natin sa actual. Para pagdating sa trabaho, pagdating sa alam natin kung paano ang mga connection. Okay. Hanggang dito na lang muna. Thank you. Mag-upload pa tayo ng marami pang video. Just subscribe on my channel and then like and share. Hit the notification button para notification bell para ma-notify kayo kapag nag-upload ulit ako ng mga other motor control simulation using this AKTS software. So, dun sa mga gustong mag-practice din pala nito, isasama ko yung link nung pinag-downloadan ko nitong software na to. Kahit pa paano, matuto kayo pag sa simulate, kasi hindi na siya lalayo sa actual. Kung ano yung nangyayari dito sa simulation, sundan mo lang yung sa actual, yan din yung connection yan. Hindi na yan lalayo. May maiba man, konting-konti lang. Kagaya dito, walang overload. So, sa actual, pwede mo lagi ng overload. Dun sa previous video ko, may reverse forward. Tsaka itong Y delta, meron itong automatic on, may automatic off. So, ayan. Thank you for watching. And then, credits to Engineering Mindset. Tsaka kay electricalengineeringportal.com, tsaka dun sa author na pinagkuhanan natin itong ito. So, ayan. Ito yung reference natin. Electrical Engineering Portal. So, dun sa mga estudyante ng BSE or mga electrician or mga electrical engineer na ng mga fresh grad pa lang,
gusto mong matuto, magbasa, punta lang kayo dito sa Electrical Engineering Portal. Nandito na lahat siguro yung kailangan o yung gusto nyo matutunan. Mahilig lang kayo magbasa. Okay. Bye-bye. Thank you very much.